guys, what's up? Welcome to another vlog. And right now, isang legit na distributor at supplier na naman ang na-discover natin. And kung mahilig ka sa milk tea, gusto mo mag-business, or talagang addict ka lang talagang uminom ng milk tea, guys, sila ang nag-distribute at kinukuhanan ng mga milk tea products sa buong Pilipinas, lalo na yung mga big brands na mga milk tea shop dito sa Metro Manila. Guys, ito na. I-check na natin to. And if you're new to my channel, please hit that subscribe button and notification bell para ma-update ka sa mga best deals and suri deals. And kung nag-enjoy ka sa video na to, please give me a thumbs up and comment down below. I also feature other vlogs in other stores and other secret shops. Link ko lang siya sa taas and sa baba. Guys, panoorin niyo at makatulong to sa inyo. Baron TH, siya mismo ang nagsusupply sa mga big brands ng mga milk tea shops dito sa buong Pilipinas. Ang maganda naman sa kanila, very affordable yung mga packages nila. Lalo na meron silang mga business packages from the very basic up to the most comprehensive. Sa halagang 999 pesos or less than 1,000 pesos, eh pwede ka na agad mag-start ng iyong milk tea business. Sa main office ng Easy Brand TH, so guys, yung mga circle of friends ko kasi, dalawa sa mga nagbi-business kong friends ng milk tea, eh dito kumukuha. So ito yung pinaka-secret shop nila. Ito yung main office nila dito sa may ano, sa Steel Tower, sa may BIAK na BATO Street, Corner Retiro Street. And ito ang nagsusupply sa buong milk tea shops dito sa Pilipinas. Yung mga items nila dito, pwede itong pang frappe, pang milk tea, tsaka pang slush machine. So hindi lang to ano, limited sa milk tea. So kung magpa-frappe ka pa dito, kung gusto mo malas na frappe, okay na okay din. So pagka-create tayo ng milk tea, kailangan natin yung asam tea, yung creamer, tsaka yung flavor. Dahil Easy Brand ang tatak nila, ibig sabihin napakadali lang mag-create ng milk tea and frappe and everything. So kay frappe naman, napakadali lang. Yung base lang ang kailangan mo, yung tubig, at kung gusto mo mag-add ng syrup, pwede naman. Pero yung base, tsaka yung tubig lang, okay na okay ka na. Tapos blender mo lang, tapos. And sa lahat ng mga mahilig sa mga slush dyan, tulad itong nasa likod natin, yung mga nakikita nyo madalas sa mga convenience store, guys, napakadali lang yan. Tubig, tsaka mismo yung mix nito, yun lang, paghahaluin mo lang, yun na siya. And as the name goes, sobrang dali lang gumawa ng mga milk teas natin, yung mga frappes, yung mga slush. And grabe, kahit sino pwedeng gumawa nito, kahit ikaw na wala pang alam at first time ka lang gagawa, kayang-kaya. Okay, puntahan muna natin yung mga ano ingredients natin sa mga milk tea natin. So, ang kailangan natin yung asam tea. And isa pa is yung milk essence or creamer. So, ito yung mga bases nila. Then, syempre, kung ano yung flavor ang gusto mo. For example, ito na papasok yung mga syrup nila. So, kung gusto mo, ito si Hokkaido, meron din taro, may peppermint. Ang dami nila dito. So, isa-isay nga natin. This one is green apple. May mixed berry sila. Meron silang, ito, ang pinakasikat, winter melon milk tea. Strawberry, salted caramel, peppermint, passion fruit, mixed berries. Dami nila, pati mango, lychee, green apple, butterscotch, brown sugar, blueberry, almond. Dami, grabe magsawa tayo. Parang up to 40 lahat ng mga flavors nila dito. So guys, sa isang ganito, 83 cups na ang kaya nito. Mahigit na isang buwan supply mo na yan ng milk tea mo. So sa frappe, kailangan lang natin yung mga bases natin and yung ice. So tulad nito, pwede ka mamili ng coffee base. Meron silang cookies and cream. Meron din silang milk chocolate matcha base. 1 kilo to. Pero, 20 cups na ang kaya nito. So, madami-rami na yun. Isang barkada package na yan. Meron din sila mga extras dito. Like to, mga pearls. Measuring cup din sila. May mga shaker. And nagbebenta rin sila ng mga tea barrel na ganito. Alright, giveaway time naman. So, we have 5 lucky winners ngayon sa video natin. And guys, mamimigay tayo ng 5 boxes ng DIY package. So, meron tayong pearls, meron tayong brown sugar, may milk essence tayo, meron tayong cream cheese. Nako, napakaswerte. And syempre, meron tayong tea. So, all you need to do is subscribe to my channel, like this video, comment down below your Instagram name, Facebook name, and your location. And syempre, kailangan nyong i-follow si Easy Brand TH sa mga social media accounts nila. Yung Facebook nila, Instagram, yung YouTube nila. Guys, ililink ko down below lahat ng mga mechanics natin. And ang pinaka-importante sa lahat, guys, i-check nyo yung Facebook post nila and tag 3 of your friends. So, ililink ko lang down sa description box below. I-check nyo, guys. Hindi kayo magsisisi sa napakasarap na produkto nila.
naman tayo ng milk tea, ng frappes. Try natin kung gano'n ba kadali mag-start ng business or kahit na nasa bahay lang, gumawa ng mga ganitong produkto. Guys, nandito si Miss Sina ang tutulong sa atin. Mag-mix tayo ng brown sugar milk tea. So, gano'n nga ba kadali po mag-mix ng easy brand na milk tea? Kailangan lang natin, basically, is tea. Itong ating our very own milk essence for our puppies, of course. Hindi pwedeng mawala yung papluka pearls. And also our very own brown sugar. I'll show you how it's done. First, you have to put 200 ml of our black asam tea. By the way, satin din tong black asam tea. Like what I said earlier, from the basic ingredients down to the toppings, meron lahat niyan si Easy. Ito yung 200 ml of black asam tea. Next is, we add 2 scoops of 1/8 measuring cup for the milk essence. So, see. Ito yung milk essence po. Ito yung magiging base, no? Ito po yung ano niya, no? Yes, oo. So, 1. Okay, 2. And the next is, of course, we add ice. Medyo mainit kasi actually yung tea eh. So, nice if mas maraming ice para malamig yung ating milk tea. Bango nito mo mag-try na amoy ito yung milk tea. Yes. Diba? Very creamy. Okay. Next is, shake natin siya mabuti para mag-mix mabuti yung mga ingredients. Okay. Ang bango. So, I think okay na siya. Dun sa mga pinagbibilihan natin na milk tea shop, makikita niyo yung brown sugar on the cup na parang naka-smear siya. They call it messy cup eh. I also show you kung paano siya ginagawa. Our very own brown sugar syrup. So what we're gonna do right now is put 3 pumps on the cup. So, tatlong pumps ng sugar. 1, 2, 3. Okay? And then now, iikot natin siya slowly sa cup para maganda yung presentation niya. So, do it like sideways. And then slowly turn it. Ang galing ah. So, this is how they do it usually sa mga milk tea shops. Kaya it looks nice sa finished product. So, ganyan siya. And then, we add our tapioca press. Atin din to. Naku, so, yan yung favorite namin. Yes. Like I mentioned earlier, lahat meron si Easy. Kompletong-kompleto. Yes. Even the pearls, syrups, base. Discretion na natin kung gaano padami ang ilalagay natin na pearls. But for me, buro madami. Okay. And then, we now pour yung minix natin kanina na tea na with the milk essence. Slowly. Yun. There. Grabe, oh. Wow. So, ganun lang siya kadali. Diba? Grabe, pwedeng-pwedeng gawin sa bahay. As easy as those ingredients. Miss Mina, ang cost nito, magkano kaya to? For a 16-ounce cup, it ranges for around 10 to 15 pesos. Uy. Mura yun eh. Guys, 10 to 15 lang ang costing sa paggawa ng ganito. So, ibig sabihin, ang laki ng profit mo. So, iba, pag pumunta ka ng mga milk tea house, mas malaki yun. Minsan, mga 50 pesos pa rin, mga nasa kanto-kanto, 50, 60. Pero pag nasa mall ka na, nasa 100, 280 pesos na yun. Pero, ang range ito, 10 to 15. So, sa mga gusto mo business, lalo na kung ano ngayon, mainit-init pa rin ngayon, guys, maganda na tong business na to. Since I'm done with the brown sugar milk tea, I would like to call on my partner to present naman yung fruit tea. Kasi ito naman yung specialty niya. So, Pinch! Hi! Hi, Miss Pinch! So, today, I'm going to teach you naman yung mag-prepare ng passion fruit tea. Which is yun yung pinaka-favorite ko talaga. Nalagyan muna natin is 50 ml of fruit tea. And then, we're going to 450 ml of water. Tapos ayun na, ilalagay na natin yung passion fruit. Hindi na lang ako ang flavor. Pero for now, ayun nga, yung passion fruit na ilalagay natin, 5 pumps. Tapos ilalagay na natin yung ice.
na lang natin siya. So, ito na yung passion fruit tea. Ganun kasimple? Ganun lang kasimple. Pero if you want, pwede natin siya medyo gawing complicated. Which is yung isa din na gusto ko kapag gusto ko ng yogurt. Kasi especially now, kailangan mo talaga ng health with your immune system. So, pwede pa natin lagyan ng yogurt yan? Yes. Oh, cool. Okay, lagyan lang natin ng 2 full pumps of yogurt. So, pwedeng ano pala, mix and ano match din. For example, sa syrup, kuwari, pwede kang gumamit ng ibang syrup, imimix mo siya sa kahit anong syrup. So, pwede rin pong kailang gawin ganyan. Pwede rin natin piliin yung kanyan. Gusto natin for tomorrow naman, blueberry. Pwede rin mag blueberry. Yogurt, if gusto mo rin siyang gawing blueberry yogurt. Oh, nice, nice. O yan guys, pwedeng mag-mix and match yan. So, depende na yan sa taste buds natin. Taste bud and sa mood natin. Oo. Oh, oh. So, shake lang natin ulit. And there you have it. You can add fruits then if you want. So, for example, this one is passion fruit. Kahaluan ko lang siya ng iba-ibang fruits. So, kung mahilig ka sa fruits, lalo na kung ano yung mga available na fruits, pwede din siyang i-mix and match. Oh, nice. Mga leftover fruits na pwede mo ihalo ulit. Tapos you can decorate it by adding lemon, orange, apple. Kompleto ah! And watermelon. Nakikita ko Miss Pinch ah. Ganun lang siya kasimple. Simple lang talaga siya. Oo. So guys, pwede mo na itong i-business. Oh. Oh, looks tasty talaga. Have our package as low as 999 pesos. So, yung 999, so pwede na po yun na mag-start sila. Ilang products na po yung makukuha nila pag ganyan? So, may makukuha na tayong 200 grams of black tea, 500 grams of salted cream cheese, 1 kilo of milk essence, and 1 kilo of milk. Madami na rin. Less than 1,000 lang yun, ha? And included na rin yung flavored syrup natin. Oh! Sulit naman talaga. So, ma'am, do you have any packages pa? For example, if I want to have a bigger business naman, for example, yung mga outside na mga brands na mga milky, meron din po ba kayong mga packages na ganun? We have packages like 5,000 pesos, 10,000 pesos, and 15,000 pesos. For example, I have a lot of friends who started out their business on Instagram, yung mga di ba? Kasi we can't go out during this pandemic. That's right. So, pwede we can try it out first with the small packages and then mag-start tayo on that. Less than 1,000 pesos, pwede ka na mag-start agad. Ako ah, as a business, parang 5,000, 10,000, and 15,000, that's very small capital to start a business. Very affordable talaga. So, sa mga viewers natin, if you're looking for a sign to start your business, ito na yun eh, you have to grab this opportunity. Kasi, especially now, this pandemic, a lot of people are unemployed. We also provide online classes para tuturuan namin kayo how to prepare it. May online classes pa? Yes, meron. Meron tayong, pwede tayong mag-meet on Zoom para turuan how to prepare those mga drinks natin. Oh, that's very nice. At least, di ba, hindi tayo limited lang sa going to the office lang. May social distancing pa rin na mangyayari. That's very, very nice. So, itatry naman natin gumawa. Ako naman ang magtatry gumawa ng milk tea ngayon. Pero, dun tayo sa pinakamadali, yung frappe naman ang i-check natin. Alright, yun yung bago natin trabaho ngayon. So, gagawa na tayo na frappe naman. Ano pong gagawin natin frappe ngayon, ma'am? It's called caramel coffee frappe. Caramel coffee frappe. And ito yung pinakamadali sa lahat. Sa lahat-lahat. Kaya ito yung kinuha natin. So all we need to have is a cup of ice. Then kailangan natin tumpuruin ng half ng water. So bakit kalahati yung kailangan natin? Siguro ano, pag blender natin ito, mas madaling i-blend. Diba? Siyempre, pag may water ka, mas okay din siya. So siyempre, dadami din ito. So, after natin kumuha ng water na kalahati, kailangan na natin itong ilagay sa blender mismo. And i-add na natin yung ating powder mismo. Ito ang secret ingredient dyan. For the powder, we need 1/3 measuring cup of the frappe-based powder. So, can I just share a little something about our frappe powder? Kasi yung frappe powder sa DC, hindi siya katulad ng mga ibang powders na kailangan mo itong mag-add ng milk, sweeteners. Yung sa atin kasi, kumbaga sa ano, comprehensive na siya. So, protein na ito, ito na lang mismo. And then, hindi siya katulad ng iba. Bakit ko siya nasabi? Kasi its consistency is different. So, yung mga ibang prep, kung mapapansin mo, parang madali siyang malusaw. Yep. But this one, ang thick pa rin ng consistency. Creamy talaga. Yeah. So, that's what makes
easy different from the other brands. So, in short guys, very quality yung mga mixes nila dito. So, ma-creamy na to and all in one na. Easy brand. Easy brand. Ito na lang yung i-add ko sa prop natin. And yun na, i-blender lang natin. And yeah, na-excite ako kung paano natin kukunin itong ano. Gusto ko na tikman itong ano, prop natin. Okay, so hindi namin papatagalin. So, mix na natin. Okay, so ito na siya. So, isa lang. Then we will add yung syrup natin. This is caramel syrup naman. So, ilang pump po ito? We add 3 pumps. So, 3 pumps naman ng caramel syrup natin. 1, 2, 3. So, let's blend this thing na. Ito na siya. Ma-creamy nga, as in. Actually, pang commercialized talaga itong product nila. Ito yung mga nakikita natin talaga sa mga milk tea shop, coffee shop, prop, yung mga nakikita natin. So, ganito. So, syempre, dito rin kasi sila kumukuha eh. Pag-a-add na lang tayo, syempre, yung pampasara. This is the whipped cream. Yung whipped cream na yan, sa atin din yan. Sa kanila din to. And very murang-mura to guys. Nakita ko na yung price list guys. Very mura and affordable. Pwede na ako magbarista. Alright. So guys, yung whipped cream na ginamit natin, ito rin yung whipped cream na yun. This whipped cream is 1 kilo, pero 166 cups ang kaya nito. Grabe ah. Impressive ah. Patitipid mo talaga dito. Ang daming servings na nito. Easy Brand's products are locally manufactured, pero yung ingredients, it's sourced from Europe. Actually, si Easy Brand, it caters to both local and international brands. Yung mga, when I say brands na milk tea, coffee shop. So, sa amin, here at Easy, ang main priority namin is yung quality and yung taste ng mga products natin. Yung affordability, but it does not compromise the taste. So, yun yung ating parang goal sa Mm, yun ang pinaka-importante. So, tama, locally made. Support local tayo. Ang pinaka-importante dito, syempre, very affordable, but top-notch yung quality. Yan talaga ang pinaka-binabenta natin kay Easy Brand. Kamusta naman ang taste? Ang ganito. Guys, highly recommended. Yung texture pa lang, tingnan nyo, yung texture pa lang niya. And even the taste, it's very creamy talaga. Pag nalasahan mo to, ito talaga yung lasa ng mga galing sa mga commercialized, mga nasa mall, yung mga milk tea and coffee shops. Ito na mismo yun. Grabe ang sarap. Mas makamura ka pa, di ba? 10 to 15 pesos lang, mura-mura. Alright, we have this pinch right now. And tuturuan naman niya tayo mag-create ng wintermelon milk tea. And ito yung pinakasikat. And ito yung pinaka-favorite namin na meron. So, kailangan lang muna natin ng 200 ml na black tea. Next na kailangan natin naman, 2 scoops ng milk essence. So, yung milk essence natin, para sa lahat ng mga viewers natin, ito siya. So, packaging pa lang. Alam nyo na, di ba? Easy yan. So, 2 scoops naman ito. Yung black tea and yung milk essence. Yan yung pinaka-basic. So, yan yung basic natin. So, kung titimpla tayo ng ibang milk tea, yan na agad. Yan na yung ilalagay natin. So, hindi natin siya complicated. Mabilis siyang tandaan. Yes. So, dalawa. So, kahit ano, para at least just ano lang, sa reference sa lahat ng mga tao, ito yung pinakauna. Then, sa flavoring na, yun na lang. Yung next na i-add natin, dun na lang magkakaiba kung anong flavor yung gusto nyo. So, kailangan natin 3 pumps lang ng wintermelon. 1, 2, 3. Dada nagdalaway na ako dito. Lalagyan na natin ito ng ice. Napakadali lang, no? Para lang akong gumawa ng Milo sa bahay. Haluin natin. Ako, gusto ko talaga yung mix eh. Kasi mas nagiging creamy yan. Ano ka ba? Pag nagiging mix eh, kahit umagatan ko eh. At saan ko nagiging creamy. Ayan. Pwede na pong bato? Yeah. Ah, pwede na yan. Alright. So, ito na yung pinaka-basic. Kung gusto mo, pwede tayong mag-add-on pa. So, ngayon, mag-add-on tayo. Mas lalo pa natin pasarapin to. So, mag-add tayo ng cream cheese naman. Yung cream cheese natin, it's a salted version. So, maganda sa kanya kasi pag ginagawa mo siya dito sa wintermelon milk tea, nagbe-blend yung sweetness and saltiness. So, perfect combination talaga yan. Kaya nga, yan yung bestseller namin na product. So guys, ito yung cream cheese natin. And before nyan, ito siya. So, nabibili rin yan kay Easy Brand PH. Just add water lang and i-whip mo lang siya for 10 minutes. So, magiging ganito na siya. So, very thick siya o kung close up natin siyang ganyan. So, di ba? Itsura pa lang. Napakasarap na. Kuha lang tayo ng spatula. And apply tayo from bottom.
pataas. Pwede ko po bang kapalan ito? Kasi mukhang masarap eh. Ang namin dito is messy cup. So, molly ang tawag sa procedure ng paglagay dun sa, ng cream cheese dun sa cup natin. Napakaswerte ko, marami akong maglagay. Tapos niya, pwede ka rin mag-add ng pearl pang pasarap. Ito-ito yung nakikita ko sa mga amin. Ito na-discover natin dito talaga. Can't wait to try this thing. Oh, sarap! So, ito yung pinakamasarap sa part. Yung taste test. Legit, legit to. Legit. Super legit. Ito na yun. Ito talaga yun. Tapos lalo pinasarap nito. Mas masarap nga. Masarap talaga yung ano niya. Yes, yung old brand talaga natin na cream cheese. Yung salted version. Mas lalo pinasarap niya ng salted version na ito. Ito cream cheese na to. Manalo to. As in. Ang ganda ng combination nila. Ang grabe. Pwede ko itong ano, araw-araw inamin. Breakfast, lunch, and dinner. Pwede. Located naman yung main office nila dito sa 704 Steel World Tower dito sa BIAK na BATO, Corner Retiro. So napakadali lang. Ito, ililink ko lang dito yung address nila and syempre yung Google Map nila sa baba sa description down below. Kung ayaw mo nang lumayo at makita sila agad online, meron silang Instagram, Facebook page. Available din sila sa Lazada, so pwede ka na mag-order doon. And kung magko-commute naman, walang problema. Pumaba ka lang sa Santo Domingo Church and sumakay ka ng tricycle. Sabihin mo, Steel World Tower, Corner BIAK na BATO, Corner Retiro. For mode of payment naman, they accept cash and syempre, bank transfer. So, very convenient. Ang maganda naman sa kanila, very affordable yung mga packages nila. Lalo na meron silang mga business packages from the very basic up to the most comprehensive. And kung gusto mo naman mag-start ng business, pwede ka lang sa halagang 999 pesos or less than 1,000 pesos, eh pwede ka na agad mag-start ng iyong multi-business. Isa din sa nagustuhan ko is very easy to mix lahat ng mga products nila dito. And syempre, hindi mo na kailangan mag-add ng sugar. So, ibig sabihin, one stop na. Kung ano imi-mix mo, yun na yun mismo. And syempre, ang pinakamahalaga sa lahat, very affordable lahat ng mga products nila. So, hindi na ko-compromise yung quality nito. Masarap na, mura pa. Si Easy Brand PH, siya mismo ang nagsusupply sa mga big brands ng mga multi shops dito sa buong Pilipinas. So guys, dito na kayo kumuha kung gusto mo mag-start ng business or talagang gusto mo lang talaga ng multi. Eh guys, ililink ko lang down in the description box below lahat ng mga social media accounts nila, email address nila, pati offices. So yun lang guys, no, sana may napulot kayong information ngayon. And if you're new to my channel, please hit that subscribe button and notification bell para ma-update ka sa mga best deals and sulit deals. And kung nag-enjoy ka sa video na to, please give me a thumbs up and comment down below. I also feature other vlogs and other stores and other secret shops. Ililink ko lang siya sa taas and sa baba. Guys, panoorin mo at makatulong to sa inyo. Again guys, keep safe, God bless, and see you in the next video.